bagong CEO ng Biyahero Incorporated, Mr. Carlos Legaspi. And our outstanding Biyahero rider is none other than Elias Guerrero. Sir, marami hong pwedeng gawin ng Biyahero para matulungan kami mga riders. Mukhang mahaba pa lang diskusyon ito. Ganito na lang. I have an event this weekend. I want you to be there. Doon natin pag-usapan ito. Naipangako ko sa tatay ko na may asawa na ako. Siyempre, bago pumanaw yung tatay ko, gusto naman niyang makitang masaya ako, meron akong pamilya. Paano yan? Girlfriend nga, malaki. Asawa pa kaya? Linuntis mo nga si Pretty. Fake news naman. Pa! Hindi ko maintindihan kung bakit ikaw ang pinamahina, pinakatonto. Alam ko dyan, isa kang kahihiyan. Ha? Hindi ako magdadalawang isip na patayin ang sarili kong anak. Dahil hindi ko kailangan ang anak na katulad mo! Pretty, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Oh, ano? Hindi ba't magkaibigan tayo? Oh, tapos? Marami na tayong pinagsamahan. Oo. We love each other. Samahan mo ako sa probinsya namin. Ay, magbabakasyon tayo. Sige, go, kailan? Magpapanggap tayong mag-asawa. Ikaw yung misis, ako yung mister. I'm your husband, you're the wife. Ganun. Ako ka. Anong tinira mo? Hindi ako mabubulok sa mansyon mo to. Sir, umabot na ho ng kalahating milyon ang grand prize. Nangako na po ang mga sponsor natin. Kalahating milyon? Register ko pala yung pangalan mo dito sa shooting competition. Maraming salamat to, sir, pero hindi ako marunong bumaril. All shooters, ready! Stand by! 1, 2, 3! Pretty, sige na, oh. Nakikiusap ako sa'yo. Oh. Ikaw lang naiisip ko na kaibigan ko na makakatulong sa akin, eh. Uy, Oka. Kaibigan kita, pero para ka na nasisiraan ng ulo. Ipapaalala ko lang sa iyo, ha. Nasira yung reputasyon ko dahil napagkamalan akong buntis at ikaw ang ama. Huwag na nating ulitin pa. Freddy, pinapangako ko sa'yo. Hindi malalaman to ng mga taga-Palanga. Doon lang sa probinsya namin. Doon tayo magpapanggap na mag-asawa. Tayong dalawa lang nakakaalam dito. Alang-alang sa tatay ko. Seryoso ka, Oka? Ha? Pati sarili mong tatay, lolokohin mo. Dadamay mo pa ako. Yoko, hindi ako manluloko, no? Hey, ako nga to gagawin, eh. Para sa tatay ko, eh. Parang awa mo na. Pretty, sige na. May sakit ang tatay ko. May cancer siya. Cancer? Oh, cancer sa baga. Konti na lang buhay ng tatay ko. Alam ko namang mali yung gagawin ko eh. Pero ito lang yung naiisip kong paraan. Pretty, malaki respeto ko sa'yo. Pero alang-alang sa tatay ko, gusto ko lang siyang maging masaya sa nalalabi niyang buhay. Alam mo, ang pangarap kasi ng tatay ko sa akin, magkaroon ako sarili kong pamilya, maging masaya ako. Yun lang naman. Eh, ako hindi ko talaga kaya manloko eh. Pasensya ka na, pero hindi ko kaya. Naunawaan kita, Pretty.
patay. Okay. The winner in this round, Mr. Legazpi! Congrats, sir. Talaga bang wala kang experience sa barrel? Parang hindi first-timer yung nakalaban ko kanina eh. Ah, no. Nalaman ko kasi yung papremyo, sir. Kaya ginalingan ko. Tsaka, tsamba lang ko yun. Diwa nang matinding pangangailangan. Halika, may coffee shop dito. Pag-usapan natin yung mga suggestions mo. Eh, hindi nyo ba tatapusin yung laro? Hindi na. Ako naman nanalo dyan. Let's give chance to others. Ah, sige. Sige. Okay, next shooter! Kumusta tatay ko? Oka, Bunso! Kailan ang uwi mo? Ah, ako po. Siguro po, sa darating na Biyernes po. Miss na kita. Miss ko na rin po kayo. Ang tagal mo nang hindi nakauwi. Miss na kita. I miss you, Tay. Excited na akong makilala ang misis mo. Sigurado ako ang ganda niya, ano? Kasi ganda ng ha? Nanay mo. Oo po. Maganda po siya. Nak! Umuwi ka na. Bago pa ako ma... Tatay! Opo, sige po. Magkita po tayo. Pag-uwi ko po. Sige po. Mag-ingat po kayo lagi. I love you, anak! I love you! Pasensya ka na sa mga narinig mo, ah. Pero ginagalang ko naman yung pasya mo, eh. Sige. Kailan ba ang alis? Sige na, pumapayag na ako. Papanggap na tayong mag-asawa. Talaga? Oo na. Pretty! Paano yung trabaho mo, Pretty? Dalawang linggo naman magpaparenovate si Doc Willie, so wala akong trabaho. Salamat na marami, Pretty. Salamat na marami. Sige. Coach. Oh, nasaan si Papa? Andito siya. Naglaro pa nga eh. Baka na doon sa parking. Sama, samahan kita. Tara. Good job, ha? I'm happy na napag-usapan natin. Halika, sumunod ka sa akin. Andiyos sila. Oh. Kanina lang dito nakapag si Papa mo eh. Umalis na sila. Sir, kahit dito na lang ako sa tabi. Medyo masikip po yung kalsada sa loob, baka mahirapan ko kayo lumabas. Sir Carlos, maraming salamat ulit, ha. Nagkabalawa ko kayong ihatid ako. Wala ko naman. At salamat din at pinaunlakan mo yung imbitasyon ko. Good job pala sa presentation mo kanina. Hayaan mo ta pag-aaral namin lahat ng mga recommendations mo. Maraming salamat po, sir. Sir Carlos, alam niyo, nung mga oras na humarap po kayo sa amin doon sa convention. At sinabi niyo sa amin ang papakinggan niyo daw yung lahat ng mga hinaing namin mga riders ng Biyero. Sobrang saya ho namin, sir. Parang totoo nga niyan, para kayong blessing para ho sa amin lahat ng mga riders. At sa pa, sir, maraming salamat din ho sa inyo dahil
ako ay napili niyo para magrepresenta at maging boses ng lahat ng riders ng Piero. Hindi ako nanggamali sa'yo. Confident ka, magaling kang makisama. At ramdam ko na pagmamahal mo sa trabaho, pati na ang passion mo sa pagtulong sa mga community ng mga riders. Maraming salamat, sir. Sige, Sir Carlos. Ako na ako. Ingat ka lang. Ano yung tinawag niyo sa akin, sir? Ano bang sabi ko? Tinawag niyo ko kasi akong anak. Naalala ko lang yung anak ko sa'yo at halos kasing edad mo siya. May alitan kami ngayon. Ganun no ba, sir? Alam niyo, sir, sa isang pamilya, hindi naman ho talaga maiiwasan yung mga pag-aalitan eh. Pero nakakasigurado ako na magkakaayos kayo ng anak niyo. Dahil mabuti kang tao, Sir Carlos. At naniniwala ako na mabuting tao rin noong anak niyo. Sige, Sir. Makan na ako. Ayos lang kayo sa inyo. Wala namang problema ang tawagin ka lang sa batay. Gusto naman. Sige na. Saan ka galing, Papa? Pinuntahan mo ba yung isa mo pang anak? Lumabas ako! Hinahanap ko kayo. Hindi ko nga lang kayo nakita, pero alam ko na may pinuntahan kayo. Alam ko na rin na may tinatago kayo sa akin. Hindi ka magagalit? Lumabas ako. Sinuway na naman kita. Ano? Suntukin mo ako! Suntok! Pagod na ako sa'yo, Calvin. Siguro kailangan ko nang tanggapin na hindi ka na magbabago. Nawala ang kwentang anak. Pero huwag mo akong sasagarin. Dahil kapag bigla na ang pasensya ko sa'yo, kalilimutan kong anak kita. Kitang-kita ko sa mga mata niya, wala na siyang pakialam sa akin. Iba talaga ang kutob ko eh. Iba na rin magsalita si Papa. Paano kung totoo nga na may kapatid ako?
Malamang nahanap at nakausap niya na yung isa pa niyang anak. Hindi naman natin napatunayan yun, Calvin eh. Hindi naman DNA test yung laman ng briefcase na iniingatan nila. Ano to? Listahan to ng vitamins at maintenance si Papa. Ano kalokohan yan? Masaya ka na ba sa nakuha mo? Papa, ngayon nakita ko na may napala ka ba? Hindi, Papa. Huwag kang magsinungaling sa akin! Alam ko na may pina-DNA test ka. Sabihin mo totoo! Ano? Naghahanap ka pa ng isang anak? May kapatid ba ako? Sorry, Calvin. Kami may kasalanan nito eh. Mali lang din siguro yung narinig namin kina Senyor at Hugo. Pero kung mali nga rinig nyo, ba't siya kay bata kinikilos ni Senyor nitong nakarang araw? Baka may natago siya. Di kaya natunogan niya na may pinaplano tayo. Kaya yun, naisahan niya tayo. Tama. Lalo pa't alam na ni Senyor na hindi ka tumitigil sa pag-iimbestiga. Kung totoo nga may kapatid ka. Malalaman ko rin kung ano yung tinatago sa akin ni Papa. Lalabas din yung totoo. Kaya tama ang kutob ko. May isa pang anak si Papa. Kaya kung kausapin niya ako nitong mga nakaraang araw, may para na lang akong basura. Senyor, naiposte ko na yung mga tauhan natin sa Biyahero Office sa pagdating natin. Thank you po. Bunjoy! Nakagawa mo dito! Tsaka ba't may hawak ka na namang mga ano, sampagita? Kuya Kim Arthur, huwag niyo po ito sabihin kay Nay Alma at Kuya Elias. Halakang bata ka. Ang gusto ni Nanay Alma at ni Kuya Elias mo ay mag-aral ka. Pagkatapos lang naman po ng klase ko, tsaka po ako nagtitinda, tsaka gusto ko pong tumulong kay Nay Alma. Halakang bata ka. Alam mo bang napakadelikado ng kalsada sa mga batang gaya mo? At isa pa, hindi ka dapat nagtatrabaho. Dahil nga, bata ka pa. Problema namin mga matatanda, yung mga gastusin na yan. Hindi mo dapat pinoproblema yan, ha? Kaya sana, itigil mo na yung pagtatrabaho. Huwag mo na isabay sa pag-aaral yun. Eh, si Kuya Elias po, sinasabay pa yung pagtatrabaho niya. Nagtatrabaho po siya sa biyahero. Tapos nakakapagligtas pa po siya ng mga tao bilang Black Rider po. Kayang-kayo ko din po yun. Mama Bills! Ang galing talaga ni Black Rider! Sa tingin ko po siya makakatulong sa akin para mahanap si nanay. Si Black Rider? Naalala mo ba yung tinanong ko sa'yo tungkol sa nanay ni Black Rider? Si Black Rider ang anak ko. Ika.
Masaya ka ba? Opo! Anong problema ako? May nakialam sa operasyon natin sa Cebu. Pinasok ang kutat, marami raw na napatay na tauhan natin. Ang damang damit ko. Pupunta tayo ng Cebu. Iba si Elias Bonjoy. At alam kong in-idol mo siya. At mabait kang bata, kaya gusto mong tumulong kaya Nanay Alma. Pero bata ka pa eh. Baka mamaya kung ano pa mangyari sa'yo sa kalsada, eh di mas lalo pa nagka-problema sila Kuya Elias mo, di ba? Sige po. Oh ano? Halika na. Umuwi na ta, ihatid na kita. Sige po. Pero ubusin ko po muna to. Gusto ko po kasing kumita. Iabot ko po to kay Nanay Alma. Tsaka bukas po, bayaran na po ng pesto sa Quiapo. Ay, baka talagang bata ka. Sige, dito na lang ha. Tutulungan kita para maubos yung mga sampagita mo. Tapos kakausapin ko si Ate Annabel mo. Baka sakali pwede kang tumulong-tulong dun sa paresan nila, di ba? Pero syempre, magpapaalam muna tayo kailan Nanay Alma at kay Kuya Elis mo. At dapat umayag sila. Sige po. Okay, o, sige. Thank you po, Kuya Kim Arthur. O, sige, sige, tara. Dito na natin yan. Uy! Sakto! Joan! Sige na, bilhin nyo na to. 30, 50... O, 70 lahat! Sige na, patak kayo ng bunjoy. Sige na! Sakto yan! O, sobrahan nyo na rin! Thank you po! O, yan, o. Joan, o, maraming maraming maraming. Sige na, ingat kita mo yan. Ha? Sige, o. Paano bunjoy? Tara na, try ka na, ha? Gusto na yung ano, sampagita mo. Tara! Kalaban sa atin. Sinugod ho tayo. Isa lang ang alam natin gumagawa ng ito. Ang mortal natin kaaway dito sa Cebu, sila Rebecca Che. Kung ayaw mo ng alok ko, tapos na ang usapan natin dito. Senyor, huwag masyadong mataas ang ihi mo. Mas gugustuhin mo kung maging kakampi kaysa maging kaaway sa negosyo. Alam mo na ang gagawin mo. Lintik lang ang walang kante, Hugo. Ayusin ko sa inyo. Ako bahala. So, eto nga. 1, 2, 3 step. Una, first step, 2021, nagkakilala tayo. Tapos, 2022, niligawan kita. Tapos, 2023, nagpakasal tayo. Ay, sa budol na budol ah. Ito, 1, 2, 3. Kaya mo na. Hindi ka ba nagigilty sa ginagawa natin? Eh, nagigilty rin, pero nasanay na kasi ako dun eh. At tsaka, yung imaginary girlfriend ko, yun yung laging alam ng tatay ko. Eh, hindi ko na mabawi. Tsaka, doon kasi siya sumasaya eh. Eh, ba't ka ba kasi nag-Maynila? Mahabang istorya eh. Laki-laki naman pala ng lupain nyo dito sa probinsya eh. Eh, oo nga. Pero kasi, ngayon lang kasi nabigay ng gobyerno sa tatay ko to eh. Wala naman dati ito eh. Ano talaga? Oo. Wawa palang buhay ng tatay mo kung kailan nakuha niya na yung gusto niya. Tsaka pa hindi niya mapakinabangan kasi ngayon pa siya nagkasakit. Kaya nga eh. Pasensya ka na. At ikaw, nadamay pa rito.
gusto kong sulitin yung oras na to na habang nandito pa siya sa mundong ibabaw, makasama ko siya. At the same time, nandito ka rin. Oga! Hello po. Ako po si Preeti. Sigurado ka na ba talaga sa kanya? Hindi ka ba niya nagayuman lang? Napikot lang ako nito eh. Di ba, baby? Miguel ko, baka magbago isip. Ano? Kamo! Kukunin ko na yung anak ko. Nasaan si Bonjoy? Naihibang ka na ba? Baka nakakalimutan mo, hindi pa tapos ang kontrata mo sa amin. Kaya bakit naman namin ilalabas yung anak mo? Dahil kilala ko na kung sino si Black Rider. At alam ko kung saan siya matatagpuan. Anong sabi mo? Sasabihin ko lang sa inyo, kung ibibigay niyo yung gusto ko, ibalik niyo sa akin ang anak ko. Yung tanong ko ang sagutin mo. Nasaan si Black Rider? Nasaan ang anak ko? Ma'am, sir, parang awa niyo na. Tulungan niyo na kami, oh. Mga anak na po, girlfriend ko, eh. Itinawag ko na ho sa management. Kailangan nga muna mag-down payment. Yan ang policy namin dito. Umiri ka! Ire! Alam mo, nagpapasalamat ako kasi kasama kita dito ngayon. At... Kaba, wala yun. Ano nga dito? Sigurado ako may tinatago yung dalawa na yan. Anong ibig mo sabihin, ate? Hindi ko pa masigurado. Iba yung pinapakita nila sa totoo. Upo! Walang kikilos! Walang kikilos!